Ano ang mga sustansya na pwedeng makuha sa luya at mga sakit na pwede nitong magamot? Ang iba't ibang bahagi ng halaman luya ay maaaring pagkuha ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa ating kalusugan. Meron itong terpenoids, flavonoids, alkaloids at tannins ang halaman luya. Ang ugat ay may zenzerone, sugol na siya nagbibigay ng amoy at lasa sa luya. Ang langis mula sa ugat ay may gingerole, zenzerol, zenzeverine, cineol, perniol, peladrin, citral, zenzeverine, linalool, geraniol. Chabicol, vinyl alcohol at caffeine. Ang dahon naman ay maaring tiktikin, udurugin at itapal sa ating katawan. Ano ang mga sakit ng katawan na pwedeng magamot ng luya? Rayuma. Maaring diktikin ang buong ng luya at lagyan ng langis at itapal ito sa katawan na sumasakit dahilan ng rayuma. Maaring din uminom ng pinaglagaan luya o salabat para sa pabalik-balik na pananakit ng rayuma. Sugat. Ginagamit din ang katas ng luya na may pinaghalong alkohol sa parte ng katawan na may sugat. Hirap na panunaw. Uminom lamang ng pinaglagaan luya o salabat para mabawasan ang pananakit na sikmura dahilan na hindi natunawan. Pagtatae. Magpahid lamang init ng iniwang luya sa palibot ng puson upang maibsan ang kondisyon ng pagtatae. Ubo. Maglaga lamang ng luya o salabat at painumin ang taong may ubo. Tumutulong ito upang paginhawain ang pakiramdam ng taong may ubo. Pasa. Magdiktik lamang ng dahon ng luya at maaari itong itapal sa parte ng katawan na may pasa. Walang ganang kumain. Mahusay din ang pampagana ng pagkain ang luya na sinasawsaw sa asin. Masakit na lalamunan. Mahusay din ang pagtanggal ng pananakit ng lalamunan ang pag-inom ng pinaglagaan luya o salabat. Pwede din itong nguyain mismo ng sariwa. Manas. Ang pag-inom naman ng katas na ugat ng luya ay mabisa rin upang mawala ang pamumanas o pagkakaroon ng tubig sa katawan. Hilo. Ang pagtapal naman ng didiktik na luya sa noo ay siyang mabisa rin upang maibsan ang pananakit ng ulo. Pagsusuka. Pagkain din ng luya ay siyang mabisa din sa taong nakakaranas ng pagsusuka at pagliliyo, paos o pamamalat. Ang pag-inom ng pinaglagaan luya o salabat ay mabisa din sa taong nakakaranas ng pamamalat ng boses. Maaari din itong tunguyain na sariwa ang bunga ng luya. Pananakit ng puson. Magkayat ng luya, pakuloon lamang ito. Pwede itong haluan ng honey, maigi itong inumin ng maligam-gam. Inumin lamang ito ng 3 beses sa isang araw. Thank you for watching. God bless!